Pilipinas. Yan ay matapos irekomenda ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention Advisors ang pagpapalawak ng paggamit sa Pfizer-BioNTech COVID vaccine sa naturang age group. Inaaral naman ng local experts sa mga datos na isinumite ng apat na COVID vaccine manufacturers sa Philippine FDA para maamyendahan ang emergency use authorization ng COVID vaccines nito at maisama ang booster at ikatlong dose. Ito ay para sa mga bakuna ng Pfizer, AstraZeneca, Sinovac at Gamaleya. We will advise Moderna also to apply for the boosters. We will talk to Mama Gloriani, yung ating vaccine expert panel, na kung pwede ma-expedite so that we could proceed immediately after 2 weeks. Inaasahan ni Galvez na bandang November 15 magsisimula ang pagtuturok ng booster at third dose sa Pilipinas. Sa halos 109 million COVID vaccine doses na dumating sa bansa, higit 48 million pa ang hindi nagagamit. Plano ng gobyerno na magdaos ng National COVID Vaccination Day na posibleng isang non-working holiday para makapagbakuna ng 5 milyong doses sa isang araw. Lahat po ng mga doktor, lahat po ng mga nurses, lahat po ng mga volunteers, lahat ng mga NGOs, lahat ng mga government agencies, DepEd, idadrop po natin ang gagawin natin, ang gagawin po natin sa araw na yon, vaccination lang. Parang yung national election. So hahakutin natin yung lahat ng mga hindi na babaccinate, yung mga PNP, yung talagang ayaw, talagang bubuhatin natin at talagang dadalhin natin to sa vaccination site. Sa ngayon, nasa 27.7 milyong